one on one. Ako ang ako rin ang kakantahan kita. Kung kinakailangan. Ako ang magbabautismo mo kasi ginawa niya ano yan ni Felipe. Natatandaan niyo sa Ethiopia, yung bating na sabi, nariyan ng tubig, ano ang nakakahadlang? Babautismo ka kita, kung nahihiya po kayo, sige. Ibigay ko sa inyo yung pagkakataon na yun. Sabihin niyo lang sa akin kung kailan, dalawa tayo magbabautismo. Ako na rin naawit, ako na lang. Para mabautismoan lang. Requirements kasi yun eh. Kung inyo mapapansin, pag tinanggap mo yung aral, kinakailangan pumasok dyan sa pagpabautismo. Binasa natin noong nakaraan yan, di ba? Sa tamang sulat yun. Sa unang Pedro, tingnan niyo po ang pagkakabanggit. 1 Peter chapter 3, verse 20. Tingnan niyo po. 1 Peter chapter 3, verse 20 to 21. Kalagay po ang ganito. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob ng kakaunti sa mga tuwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas. Paano nangaligtas? Sa pamamagitan ng tubig. Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy, nagligtas. Ano yung kahawig nun? Sa mga tuwid bagay ang bautismo. Hindi sa paglilinis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesus Kristo. Hindi naman kasi ibig sabihin eh, nalubukan ganun eh, pag-araw mo kay tinutino mo na. Hindi ganun. Inakalagay ito, no? Hindi yun na makapag-aalis ng karunihan ng laman, ang sabi. Para saan ba yun? Kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Yung budhi. Yung ating conscience, sabi nga. Paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay ng umuli ni Hesus Kristo. Lalakip kasi yun eh. Lalakip doon sa death, burial, and resurrection of Christ, yung bautismo na yun. Romans chapter 6, basahin niyo po pababa. Kaya napakahalaga po noon. At si Pablo naghalimbawa dito. Kasi ito si Pablo ay pinagpakitaan ng isang liwanag sa daan, patungo sa Damascus, at meron sa kanyang tumakip na parang mga ulap ayon sa salaysay sa Book of Acts. At yun yung binabanggit dito. Binautismo siya ni Ananias. Biglang may nahulog na parang mga kaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Pagkatapos tumayo, siya at nagpabautismo. So yun ay kailangan. May halimbawa tayong ipinapakita at yun ay utos. Matthew 28:18-20. So ito yung road to Damascus. Yung mapapansin ng tinalaki natin, merong isang nakasisilaw na liwanag na mas matindi pa sa araw. Di ba yung ating mga mata takot na takot sa liwanag yan? Pag may natutulog sa isang kwarto, sabihin natin maraming natutulog dyan, patay ang ilaw. Buksan mo yung ilaw, mga nakagano'n lahat. Diba? Kasi takot na takot eh, nasisilaw eh. Dito may nagpakita ganoon na hindi kayang nung mata ni Pablo, kaya siya ay, kumbaga, namuti ang sabi, parang nasunog eh. Pero yung pinapaliwanag kanina, may nalaglag doon na parang mga kaliskis. At sinabi nga, dinamdam ni Pablo yun, yung bagay na yun, sapagkat siya nga ay nabulag. 46-48 AD, Paul's first missionary journey. Kailan naganap yan? Di talata, Acts 13:4. Sa ASDB nakalagay, kaya pumunta sila Bernabe at Saulo sa Seleucia ayon sa sinabi ng banal na Espiritu, mula roon naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Diba? Saan nanggaling yung utos? Bakit sila pumunta roon? Ayun o. Oh. Ayon sa sinabi ng banal na Espiritu. Wala silang yan nagsabi, o ikaw ano? O ikaw Bernabe, doon ka sa Imus ha? Ako, doon ako sa Paranaque. Walang ganun. May nag-uutos. Ayon sa sinabi ng banal na Espiritu, doon kayo pupunta para ipahayag yung salita. Hindi mo baga sasampalatayanan yung mga bagay na ito, na ito ay tunay na hindi nagmula sa kaisipan ng mga tao na sumulat nito. Yung kasi pinagdidiin na ng event. Naman kasi ikaw Biblia, gawa lang ng tao yan. Well, bakit paggawa ba ng tao, hindi dapat paniwalaan? Yung plato, ginawa ng tao, kung kakainan niya. Gawa ng tao yan. Yung upuan, gawa ng tao. Diba? Ngayon, bakit ba yung pinagawa sa tao? Eh, kung ipapagawa sa manok, ay maintindihan ba natin yung sulat na to? Eh, patakbuhin natin yung logika na tinatawag. O kung ang pagagawain ay butike, maintindihan pa natin yung sulat na to. Eh bakit sa tao ipinagawa? Kasi yung sulat ng tao, mababasa mo.
pag ginawa ng tao, maiintindihan mo. Di ba? Di ba may mga sinasabi, kapangit naman niya yung sulat mo, parang sulat manok. Kasi nga hindi niya maiintindihan. Nakuha natin. Kaya ipinagawa sa tao, ito ay kinasihan ng banal na Espiritu kung bakit nabuo itong tinatawag na Biblia na ito. Pinagdidiinan kasi nung iba, pinagpipilitan, yung gawa lang daw ng tao, paano may tao papapaniwalain dyan, yan ay gawa ng tao. Eh, dumilat ka, papakita ko sa'yo, ayan o, Biblia, natiniwala ka na. Maano yung kanilang pag-iisip, ayaw tanggapin yung mga bagay na sabihin natin ay karunungan ng Diyos. Pilit na hinahad naman, hindi naman makaporma. Nagigipit naman. Lalo yung mga Gnostics na yan, tsaka mga atheists. Ako, walang mga magawa yung mga yan. Paul's first missionary journey. Nakikita natin ayon dito sa... Ano ba yung mouse? Ito, yung ano po na yan. Yung nakaturo ng araw na yan. Yan yun, sa unang paglalakbay ni Pablo. Mula dito sa Antioch. Ayan, 1. Salamis. 3. Paphos. Diyan sa isla ng Cyprus. Hanggang sa kaduluduluhan ng... Ano yan? Lycaonia at Attalia. O sa Perga, ipinangalan niya ni Apostol Pablo na utos sa kanila ng Espiritu Santo. Merong mapa na magpapatunay noon na yan ay narating ng pamamaral ni Apostol Pablo. Kinakaniman kasi yung tao ng salita. 49 to 50 AD. Paul attends the Council of Jerusalem. Ito yung may kinalaman doon sa dugo. Kasi meron doon isang Diyos-Diyosan para ikaw ay makapaghandog, pupunta ka doon, magdadala ka ng mga kung ano-ano mga kakatay na sabi natin ay hayop, pambayad ng kasalanan. Ang sinasabi ni Pablo, eh, tapos na tayo dyan. Narito na nga si Kristo, bumaba na siya na itinihain. Huwag na kayo makisali-sali sa mga gawain ng mga Hudyo. Kaya ang nagiging problema ng bawat iglesia, yung mga Judaism, yung mga naniniwala sa kautusan ni Moses. Ano ho? Teka lang. Tingnan natin kung matutulang ko. Nasa aklat ng ano yun eh. Aklat ng mga gawa. Tungkol doon sa kautusan ni Moses, sinasabi ni Pablo yun. Eh, pag niya ngayon na nanatili, ha? Sa aklat ng mga gawa, ang kalagay. Ayun, 1339 ng Acts, tingnan niyo po. Binabanggit ni Apostol Pablo nung mga araw siya. At sa pamamagitan niya, 1339 ng Book of Acts, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Ba, mag-aandog ka na mag-aandog, eh, tapos na may pag-aandog. Yung iba ginagawa, magtuturo ng ikapo, eh, tapos na may ikapo. Yung iba, maglalagay ng mga instrumento sa pagsamba, eh, tapos na ngayon. Nasa ilalim tayo ni Kristo. Kuha ng kung ano-ano sa lumang tipan, ipinatutupad sa New Testament. Niloloko yung tao eh. Eh dahil nga hindi alam naman ng tao, malay ba namin niya kung ano, basta alam namin din nakasulat. Ganun lang. Nasa ilalim tayo ng pamamahala ni Kristo, kaya ang masusunod na aral, New Testament. Hindi ka pwede kumuha ng kumuha sa old kasi tapos na yun eh. Naganap na yun ni Kristo, na ipaho na eh. May mababasa ba? Meron po. Hebrews chapter 10, nakalagay, ay ganito po. Bukod doon sa sinabi ni Apostol Pablo, hindi kayo maaaring ganap sa kautusan ni Moises. Kasi nga, naging panatiko na eh. Para bagang ano, kung merong Noranyan, eh panatik ni Nora, may Bilmanyan, may Sharonyan. Parang ganun eh. Naging si Moses na yung sentro, hindi nakikilala si Kristo. Wala yata itong Hebrews. Hebrews chapter 10, nakalagay po ang ganito. Binabanggit din. 10:4, tingnan niyo po, 10:3 ng Book of Hebrews. Ngunit ang mga hain yaon na ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing makapag-alis ng kasalanan. May gawa ka ng gawa ng ganyan eh, hindi naman pala makapag-alis ng kasalanan niya. Sino pa makapag-alis ng kasalanan ng sanlibutan? Yung susunod ng talata, verse 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, sino yan? Si Kristo. Umasok siya. Ay sinasabi, hain at andog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yung Jesus. Yung katawang tao ni Jesus. Yun ngayon, doon siya ngayon yung magiging hain.
na pangkalahatan para yung tinatawag na kasalanan ng sanlibutan ay mapatawad ng Ama. Kasi nakikita ng Ama doon sa yung kanyang mga nilikha, puro walang hiya. Puro lahat gumagawa ng masama. Di ba binanggit niyo sa apat ng Genesis? Eh pag kayo nabuhay lang dito sa lupa, binigyan po kayo ng buhay. Pagkatapos ay gagamitin nyo lang sa pagpalaganap ng kasamaan, nakapalag kayo may Satanas, eh papatayin ko na kayong lahat. May nakalagay po dito, tingnan nyo. Ang sabi ay ganito, ito yung hatol ng Diyos kung una. Genesis chapter 6, verse 5. Nakalagay po ang ganito. Genesis chapter 6, verse 5 to 6. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Bakit? Sino nila lang ang natitira? Lahat puro masama. At nang makita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong hanga ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso.